Welcome to Podcast Pilipinas. You are listening to the Nelson Flores Podcast. Every Thursday, 9 to 10 p.m. Manila time, 9 to 10 a.m. New York time, 8 to 9 a.m. Houston. Chat with us and listen live on podcastpilipinas.com/Nelson Flores. I'm G and here's your host, Nelson Flores. Yes, good morning, my dear listeners. I hope everything is fine today and I hope you're enjoying the week. At yung mga nakikinig dyan sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, magandang gabi sa inyo at sana ay matiwasay ang gabi ninyo bagamat kayo ay inuulan ng mga man-made at saka ng natural calamities. Natural dahil kadadalan ng bagyo. Man-made, alam naman natin yung mga issue nangyayari ngayon sa Pilipinas. Okay, Canelson. Good morning. Good morning, Canelson. Oo nga. At si Shandela! Kamusta ang Cavite? Eto, Canelson. Binabagyo. May papadating na naman na bagong bagyo. Si Paolo na naman. At weekends na naman ang napili ng bagyo. May weekender pala ang bagyo dyan. Oh, weekender talaga. Kasi siguro sabi ng bagyo, pag dumating ako ng weekdays, hindi kayo makakapasok, wala na kayong sisweldohin. Mm-hmm. Oh. So, sa weekends siya dumadating, Lunes, Martes, bumaha, walang pasok ang eskwela. I see. Oo nga. Mm-hmm. Diba? Yes. Oo, totoo. Ganun nga nangyayari. Pero, nung araw, nung kolehiyo ko, kapag may bagyo, o nung high school ako, pag may bagyo, masaya ako. Kasi walang pasok eh, di ba? Pero nung nandun ako sa post-collegiate studies ko, naasar na ako pag walang pasok. No? Nung ako na yung nagbabayad ng tuition. Kasi naasar ko, binabayaran ko, hindi ako natututo. Dahil walang pasok eh. Mm-hmm. Yes. Ah, ngayon, hindi na. Mga bata ngayon, tuwan-tuwa pag walang pasok. Kasi sobrang dami ng mall eh, no? Tsaka meron pang internet. Oo. Facebook. Yan. Mm-hmm. Yan, gusto nyo walang pasok. Pero kawa din naman ng mga bata bang... kasi nagme-make up. Mm-hmm. So, Canelson, kumusta ang umaga mo? Well, okay naman ang umaga. Kababalik ko lang mula sa pagbibisikleta. Naging hobby ko na mag-ikot-ikot dito. Parati ako sa downtown Houston, nagbibisikleta. Ang ganda kasi nung park doon, daming activities. Mamaya ang gabi, may konsyerto nga doon. So, balik uli ako doon. So, maganda sa katawan yung bike. Nakakataas ng stamina, nakakataas ng resistensya, nakaka-ano. Yes. Yeah. Tapos dito, kahit pa paano, yung mga driver, pinagbibigyan yung nagbibisikleta. Hindi ka tulad dyan, kakating ka o ipiting ka pa. Pinahan ka dito sa Pilipinas. Oo, ganyan kawalan, disiplina ng mga tao. I mean, yung kali lang is salamin niya ng lipunan. Kaya mahirap, kaya talaga ang impresyon ng marami, ang puna ng marami dito, palagang mahirap umunlad ng Pilipinas dahil walang disiplina ng mga tao eh. Kaya isa yan doon sa mga tinatawag nilang yung kawalan ng disiplina na yan. Sakit ng lipunan yan. Napansin na niyan yan eh. Siguro ang unang-una talaga na nakapansin yan at naglagay niyan sa papel eh, si Jose Rizal. Oo, ano sabi niya? Hindi ba? Kaya nga niya isinulat yung nobela niyang Noli at Philly. Ito yung Touch Me Not, sabi niya, Noli Metang Ere. Diba? Kasi wag mo kong salingin. Wag mo kong salingin. Mm-hmm. Nakita na niya na may sakit yung lipunan, may sakit yung mga Pilipino. Bilang isang lipi, may problema talaga tayo. Pero magtataka ka pag nasa ibang bansa, disiplinado ha. Pero kapag naandyan sa sariling bansa, walang disiplina. Okay. Diba? Okay. Ganun eh. I mean, ano yan eh? Ewan ko ba? Sakit yan. So, napon na rin yan ni Marcos eh. Sakit na yan eh. Ni Ferdinand Marcos eh. Diba? Kaya nga naandun sa diary niya. Yung kailan lang, yung lumabas sa mga pahayagan, yung diary niya.
yun ang nagtulak sa kanya. Kaya sabi niya, kailangan ibagsak ang martial law. Oh, eh nung Sabado, 'di ba, ginita natin ang ano, ang ika-apat na po at isang taong pagdideklara ng martial law. Mm-hmm. Oo, oh, idineklara ni Marcos ang martial law. Although naging made known into public yan September 23, pero pinirmahan niya yung Presidential Decree 1081 na nagbigay sa kanya ng constitutional mandate para sa martial law noong September 21, 1972. Ayan. At ang ginamit niyang palusot dito, eh, yun nga, yung sakit ng lipunan. Pero yung insidente that supposedly broke the camel's back, eh yung ambush dun ni Enrile sa Wakwak. Ni ngayon, ngayon ay senador na. Ang tibay ni Enrile, no? Oo naman. Martial law pa, official na siya. Oo, siya ang implementor ng martial law. Siya ang administrator. Ang implementor is FBR. Pero siya ang administrator kasi siya ang ano eh, siya ang defense secretary. Mm-hmm. So, nung 1986, sinabi niya na yung incidenting yun sa isang interview, sinabi niya na ambush me yun. No? Oh, yeah. Oo, pero netong recently, nung nilabas yung libro niya, binaliktad na naman niya yung statement niya. Sabi niya, totoo daw nangyari yung ambush. So, minsan, hindi natin alam kung anong paniniwalaan natin dito kay Enrile, kung anong sinasabi, kung anong totoo o hindi. At nasa balita si Enrile dahil sa pork barrel. At lately, dun sa yung statement nilabas ng kanyang chief staff, si Gigi Reyes. Oo nga, nag-react siya doon eh. Sinabi niya na hindi daw siya kilala sa ano, para bang iniingatan niya yung mga tao niya at hindi siya nakilala na nilalaglag niya yung mga tao niya. Meron siyang, may lumabas ng balitang ganyan, parang isang araw lang. Oh. Well, siguro, para malaman natin ang totoo doon sa statement niya na yon, baka maganda tanungin natin ang pamilya Marcos. Hindi ba? Tanungin natin ang pamilya Marcos ng ano nangyari noong 1986? Oh, eh tanungin natin. Naglagan yun eh. Ah, kaya nga. Eh, inilaglag niya rin yung kanyang pinagsilbihan ng mahabang panahon. Mm-hmm. Di ba? Pagkatapos, eh, anong ginawa niya ang mga tao niya noong 1989, di ba? Sino ba naglunsad ng mga kudeta laban kay Cory Aquino? Ginawa siyang defense secretary ni Cory. Anong ginawa niya kay Cory? Di ba? Yun ang sinasabi ngayon dyan. No? Eh, ano, I mean, siguro itong mga itong tanungin natin kung totoo yung sinasabi niya. Pero bukod para ibang usapin pa yan, eh, no? Yung martial law lang, ano, gusto kong balikan yon kasi nanghihinayang ako. Kasi nakita ni Marcos na may sakit ang lipunan, no? Giniba niya yung oligarkiya, no? Eh, na ngayon na nakabalik na sa poder at siya nagpapasasa ng yaman ng bansa. Pero yung oligarkiya, pinalta naman niya ng mga crony. Mm-hmm. Kasi oligarkiya, kapag ang tawag, kapag ang demokrasya ay demokrasyang burges. Yes. Pero kapag diktadura ang tawag, crony. Ha? Pero isa lang ang ibig sabihin nun. Inalis niya yung oligarkiya noong mga nag-aaring pamilya, pinalitan niya ng oligarkiya niya. No, crony. Crony ang tawag. Mm-hmm. So kapag liberal democracy o demokrasyang burges, ang tawag, oligarch. Pero kapag authoritarianism, ang tawag, crony. Kenelson, sino ba yung mga oligarchs na binuwag ni Marcos nung... Abe, hindi yung mga malalaking pamilya na nagme-may-ari ng mga malalaking kumpanya nung araw. Hmm. Halimbawa, di isa na rin yung pamilyang Aquino. Mga oligarchs yan eh. Yan yung mga, Juanco, Aquino. Yan yung mga malalaking pamilya na may tangan din ng industriya. Yung may-ari ng malalaking kumpanya na nagpapatakbo rin ng ekonomiya, na sumasaw-saw sa politika, sila yung mga ma-influensya sa poder, sila yung parang mga untouchables. No? So, ang nangyayari ngayon, sila yung pinapabura ng nasa Malacanang, sila ang tinatawag na oligarch.
So nagbalik na ang oligarch sa Pilipinas? Oh, nagkabalik na. I mean, namamayagpag sila ngayon, sila uli ang nagahari. Nawala naman uli yung mga crony na etsapwera na yung mga crony ni Marcos. At hanggang ngayon, patuloy na dinudurog yung mga crony. Oh, para hindi na makabangon. Ang kalakaran eh Pamilya Incorporated. Oo, parang ganon. Yung Pamilya Incorporated, another term lang yan doon sa oligarch. So, mga nababasa natin sa diary, yun din yun. So, ginawa ni Marcos, kita niya, sakit ng problema natin yung crony, ginawa niya sanang mas egalitarian yung lipunan, pero hindi, pinaltan lang niya yung crony. Hindi niya ginawang egalitarian yung Philippine society. Tapos, dinisiplina nga niya yung mga mamamayan. Nakakatawa kasi nung araw, kailangan tatawid kami sa tawiran. Nagpagupit lahat ng mga bata, wala ng long hair. Naalala ko yun dahil 7 taon ako nang ibinagsak ang martial law eh. So, 7 years old ako niyan. Tapos naalala ko eh, yung mga panahon ng curfew, nawawala talaga mga tao sa daan. Tapos nung pinatay itong si Lim Seng, firing squad, napanood ko yung firing squad na yon sa TV, nawala yung mga nagtutulak ng droga. Ang sabihin, pwedeng madisiplina yung mga Pilipino. Eh lang, gagamitan mo talaga ng lakas. Ang problema, nung ginamitan ng lakas, umabuso. Umabuso naman. So, nakakalungkot, no? Dinisiplina nga niya yung mamamaya, pero umubuso naman yung mga nagdidisiplina. Dumami yung tinatawag na human rights violation, nawala yung maraming karapatan ng mga tao, yung karapatang magsalita. Kahit nga karapatang magbiro, nawala. Naalala ko eh, kilala niyo ba si Ariel Ureta? Yes, alam niyo ba ang nangyari sa kanya? Yung ano ba yan, Ka Nelson, yung sinabi niya over the radio na para umunlad ang Pilipinas, bisikleta ang kailangan, yun ba yun? Sa ikaunlad ng sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Ayun, nadala siya sa Krami. Pinagbunot siya ng damo. Parang spoof yun ng slogan ni Marcos? Oo, spoof yun ng slogan ni Marcos. So, ano yung slogan ni Marcos, Ka Nelson? Ano ba yung slogan? Well, isa yan, itinayo niya yung bagong lipunan, isang bansa, isang diwa. Napakalapit dun sa slogan ni Hitler na Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer. One empire, one people, one leader. Inaibig sabihin nun, Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer. So parang yun din ang ibig sabihin ng isang bansa, isang diwa. So, kung napansin niyo talagang medyo hinala. Wala naman akong problema sa isang bansa, isang diwa. Actually, maganda nga yun. Kung ako nga, tayo lang mga Pilipino dahil kinabit kay Marcos yun, ang gagawin, susunod na hindi na gagamitin yung slogan. Pero ako, wala akong nakita ang problema sa isang bansa, isang diwa. Wala, maganda yun. Kasi lahat yun ang sinasabi naman Kaya naman maunlad ang mga bansa dahil may sarili silang diwa. Tayo, walang diwa. Kaya ganyan ang nangyayari sa atin. Nagpatayo na ng magagandang building, infrastructure si Marcos, nagpagawa ng mga alam ba ninyo na kaya nagawa yung lahat ng mga itinatayo nilang programa ngayon, MRT, LRT, NLEX, SLEX, lahat yan pagpapatuloy ng programa ni Marcos. Sa kaalaman ng lahat, lahat yan, mga blueprint na ginawa ni Marcos, itinuloy lang nitong mga huling administrasyon. No, pero inumpisa niya yan, yung pagpapagawa ng SLEX, yung Maharlika Highway na yan, mula Luzon hanggang Bisaya, hanggang Mindanao, yung Maharlika Highway. Lahat yan, proyekto ni Marcos. Kaya lang, ang masakit niyan, dahil nga nag-institute siya ng crony, yung pondo na dapat nagamit para sa infrastruktura, nakurap din, para ding naging pork barrel lang nangyari. Although inabolis ni Marcos yung pork barrel, inabolis niya yan. Pagkatapos, ang nangyari, nagka-bound-bound ngayon sa utang ng Pilipinas dahil kailangang itayo itong mga infrastruktura. So, nabound tayo ngayon sa utang.
So naitayo ang heart center, ang lung center, naitayo ang cultural center. Lahat yan, panahon ni Marcos, lahat yan, mahusay. Oh. And pansinin nyo, simula nung panahon ni Cory hanggang ngayon, ano ang bago? Wala. Oh. Walang bago. Mm-hmm. Lahat yan, yung MRT at saka yung, kahit yung expansion ng LRT o yung papuntang Cavite na sinasabi o papuntang Bulacan, i-expand yung train. Lahat yan, blueprint ng plano ni Marcos. So, sayang yung pagkakataon. Inalis ni Marcos yung private army, pero ang ginawa niya private army, yung AFP. So, yung pong AFP, minonopolize uh-huh. niya. Wala nang private army yung mga pulpolitiko. Oh, isa na lang ang hukbo. Ako, wala akong problema na dapat lang naman talaga yung Estado ang may monopolya ng sandata at ng karahasan. Tama yon. Pero, sana ito ay ginamit para sa pagtatanggol ng interes ng bayan. Hindi sa pagtatanggol ng interes ng nag-ahari. Yun ang nangyari doon. So, kung naging professional sana, napakaganda na wala yung private armies na itayo. Eh ngayon, andyan na naman ang mga private army. Naglipana na naman, di ba? Kaya madalas yung mga political killings, yung mga kung ano-ano, karahasan sa mga, lalo na sa mga lalawigan. Nakita naman yung nangyari doon sa Ampatuan, sa Mindanao. Di ba? Private army yun eh. Oh. So, binago yung pamahalaan, parlamentaryo, na mas bagay, palagay ko, para sa Pilipinas kesa yung ginagamit natin ngayon. No? Pero ang nangyari, sinupil nga yung karapatang demokratiko. Bawal na magpayag, ni bawal lang ang magbiro. So, ang resulta nito, lalo naghirap ang Pilipinas. Lalo tayong nabaon sa utang. Kaya ngayon, marami naging biktima ang martial law, maraming namatay, maraming nasirang buhay dahil sa mga nangyari. Ibinalik ngayon itong lumang sistema, itong bulok na sistema ang inalis na ni Marcos. Kasi yung 1986, pagkakataon din sana yon na magkaroon ng pagbabago, ituloy yung pagbabago, inumpisa ni Marcos, alisin lang yung mali. Eh hindi, ang ginawa nila, ibinalik yung mga lumang bulok. Mm-hmm. Kaya ngayon, ang sistema natin, ganyan, magulong-magulo tayo ngayon. Bulok uli ang sistema. Mas lalong nabulok ang sistema ngayon. Kasi, ingrained na yung human rights violation, nag-ingrained na yung culture of impunity sa mga tao, sa militar, sa mga nasa institusyon. Hindi mo na, ang hirap na ngayon ibalik na kailangan baguhin. Hirap na hirap. Kaya, kahit sa panahon itong administrasyong ito ni Binigno S. Aquino, yung Binigno Simeon Aquino Duterte, B.S. Aquino, patulo yung human rights violation sa mga kanayunan. Oh. So basically, ito yung nangyari nung panahon nung 1972 hanggang 1986. It's a golden opportunity wasted. Mm. Nelson. Ilang taon na nangyari yata ka, Nelson, no, Mark? Ano, no? 1972 ka, Nelson, hindi pa po ako buhay niyan. Si G, buhay na. Patay tayo rin, no? Nagka-deny na, nagka-deny din. Nagkalaglagan na rito. Kalaglagan na, para na akong, para tayong siya. Patay nasa Senado, ah. Hindi, Shandala. Ito, Shandala, hindi ba kasama sa curriculum yung martial law history? Sa history natin? Mga klase? Sa hindi eh. Elementary. Hindi. Hindi, diba? Hindi masyado yan, ano. Oo, hindi. Kasi, nung mga time na elementary ako, under martial law pa tayo. From 81 to 86, yun? Elementary. 81-86, elementary ako, martial law pa. Martial law pa ba yun, Kanelson? Well, noong February 17, 1981, inilit ang martial law on paper. Kasi dumating sa atin si Pope John Paul II,
So bilang pagkilala sa pagbisita ng Papa sa atin, nilift yung martial law. Pero hindi inilift yung lawmaking power ni Marcos. Hindi inilift yung control niya sa armed forces, hindi inilift yung mga esensya ng demokrasya. So, yun ang ano doon, yun ang nangyari doon. Nagkaroon technically ng pagbabago na nawala na yung martial law. Pero in essence, hindi nawala. So, Nelson, sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, tingin mo makakabuti martial law, mag-declare ulit? Well, hindi martial law ang tugon. No, kasi unang-una, halimbawa ngayon, yung issue ini-issue yung corruption. Ang tingin ko kasi, yung corruption, hindi yun ang problema talaga. Kung tatanungin mo, sintomas lang yon ng mas malalim na problema. It is a symptom of a much deeper problem. Kasi kung corruption ang problema, kaya hindi umuunlad ang Pilipinas, dapat hindi umunlad ang Japan, dapat hindi umunlad ang Korea, o yung mga mauunlad na bansa ngayon, dapat okay. Ano, dapat hindi umuunlad. Kasi, may corruption sa mga bansang yan. Di ba? So, kung corruption ang problema, ang ugat ng problema, hindi dapat umunlad itong mga bansang ito. Dahil lahat ng bansang yan, mas malalaki ang kinukurap. Dahil may yamang bansa yan, natural, mas malaki ang makukurap dyan. Di ba? Mm-hmm. Although, corruption is a problem. Okay? But it is not the root of our problems. Yun ang ma-internalize natin. Kasi ang nangyayari, ang sinusolusyonan natin ay yung symptom. Halimbawa, masakit ang ngipin mo, inaalis mo lang yung sakit pero hindi mo tinatanggal yung sirang ngipin. Hindi ba? Yes. Ganun yun. So anong root problem natin, Nelson? Bakit hindi umuunlad ang Pilipinas? Well, marami, after 50 years. Mm-hmm. Maraming problem. Marami tayong ugat. Naandyan yung kawalan natin ng sariling kaakuhan o yung absence of national identity. So in brief, kasi mas maganda sana ibang topic ito. No? Pero in brief, wala tayong history. Napansin mo ba? Walang history ang Pilipinas. Ang history natin is a history of colonization. Wala tayong sariling history. Pag binalikan mo yung history natin, nag-uumpisa ang kwento, dumating ang Kastila. Di ba? Oo nga, no. Tapos dumating ang Amerikano, dumating ang Hapon. Ang history natin as a nation, nag-uumpisa lang noong 1946. July 4, 1946. Kasi prior to this date, wala tayong kalayaan. So lahat ng history na yan, although nangyayari yan sa atin, pero lahat yan, mas history ng mga nanakop sa atin. Ngayon, may mga attempts na i-reconstruct yung panahon bago dumating ang mga Kastila. Pero, yung mga attempts na yon na bago dumating ang mga Kastila, yung history na yon, hindi natin maangkin kasi hindi yun history ng Pilipino as we know it today. History yun ng mga barangay na nandito sa Pilipinas noong araw. Okay. Di ba? History yan nun. Mm-hmm. Hindi yan history natin as we know it, as we are today. Hindi. Ngayon, naging bahagi tayo ng Majapahit Empire. Naging bahagi tayo ng Srivijaya Empire, no? 13th century, 12th century, 14th century. Nandiyan ang Sultan. Buti pa nga yung Sultanate of Sulu, may sariling history. Tayo
tayo, wala. Wala tayo ron. Diba yung Sultanate of Sulu, nakipag-usap sa mga British. May history silang may papakita. Pero tayo, ang history natin, nag-umpisa lang noong 1946. Unlike, halimbawa, mga neighbors natin, pag sinakop sila, nakakapag-reminis sila pabalik. O, halimbawa, yung mga Cambodians, may Angkor Wat sila. Alam nila na yung nagtayo ng Angkor Wat, mga malayang ninuno nila. Di ba? Nandiyan ang mga Koreano, meron silang mga dynasty bago sila nasakop ng Hapon noong 1900. Ang mga Imchik, meron silang monumento, nandiyan ang Great Wall, nandiyan ang mga dynasties nila. So meron parating magbabant sa kanila sa panahon ng pananako. Tayo walang ganun. Ano ang ban natin? Wala tayong masabi, rice terraces. History ng mga ipugaw yun. Hindi yun ate na kasi bahagi na sila ngayon. Pero, hindi talaga yun history ng mga nasa Bulacan, di ba, nasa Laguna. History yun ng mga nandun sa Cordillera. So, di ba, Canelson, ang Pilipinas noon ay nahati-hati sa mga yung mga kingdom ng mga Lakan, mga sultan, di ba? Oo. Well, actually, yung mga gano'n natin, hindi naman kingdom lang ang tawag. Pero actually, mga barangay lang yan. Mga villages. At tapos karamihan dyan, ang majority dyan, family base. Kaya hanggang ngayon, dala natin yan eh. Ang isang pamilya sa atin, isang tribo. Ganyan tayo mag-isip. Tayo nag-iisip parati para sa pamilya. Napansin niyo ba yun? Walang nag-iisip para sa atin, para sa bayan. Everything boils down to the family. At yung head ng family, yung tatay, yun ang dato. Tapos nagkakaroon tayo ng extended family. Kaya lahat ng kilos natin, kung napansin mo, pag halimbawa, si Marcos na upo sa poder, sinong isinama niya ron? The extended family niya. Kabrad niya, kakose niya, etc. Hanggang ngayon, natural sa atin yan eh. Yan tayo. Yan tayo bilang Pilipino. Hindi ko sinasabing tama o mali yan. Walang tama o mali rito. I'm just stating facts. Ganyan tayo mag-isip. Ngayon, kung ganyan tayo mag-isip, dapat magamit natin yung ganyan para sa matransform yung Pilipinas patungo sa pagbabago. Ang nangyayari, nag-i-import tayo ng mga dayuhang ideolohiya dinadala natin sa Pilipinas. Nag-i-import tayo ng Marxismo, nag-i-import tayo ng National Security State Ideology. Na yan ang ideology yung gumagabay ngayon sa atin, NSS, National Security State. Pagkatapos, yung nasa kaliwa naman, ginagabayan ng kaisipang Marxista-Leninista Mao Zedong. So, ibig sabihin, walang grupo na gustong o nagtatangka na mag-develop ng sariling Filipino ideology maliban siguro kay Marcos. No? Sabi ko nga nakurap naman yung pagtatangka niya, pero ibig sabihin that is tamang hakbang 'yon na mag-develop tayo ng sarili. Nag-uumpisa talaga tayo sa nation building. Ang umpisa natin is 1946. Ganyan kabata yung republika, ganyan kabata yung yung lipi natin. As a nation. So prior to that, wala tayong history. Kalokohan yung aangkinin pa natin yung panahon ng Kastila. Hindi. Sila Rizal lang nagpaumpisa. Yung diwang makabansa, nagumpisa February 17 din. Ha? Sipin nyo. February 17, 1872. Diyan lang nag-umpisa yung diwang makabansa sa Pilipinas. Anong nangyari noong February 17, 1872? Sige nga. Balikan yung history nyo. Ano nangyari? Ikaw, Shandela. Anong date yun? Tayo rin. February 17, 1872. I-Google mo kaya. Yung February 17, 1872, yan yung petsa na binita yung tatlong pare sa Luneta. Oh. Ha? Nasaksihan nila Rizal. Nasaksihan nila Gumbursa. Utang natin,
bilang Pilipino, utang natin sa tatlong pare ang yung konsepto ng isang bansa. Yung concept of nationhood, we owe it to the three martyred priests. Kung tutuusin sila, ang pinakamalaking bayani sa lahat. Dahil sa kanila nagsimula ang diwang makabansa. Yung pagkamatay nila, napaka-dramatic, ang nagbigay inspirasyon kay Rizal, kay Bonifacio, kay Marcelo Achi del Pilar, ha? Para kumilos, itayo ang kilusang propagandista sa Europa, at ultimately para itayo ang Katipunan. Kaya ano ang password ng Katipunan? Patay tayo rin, tinipe na. Gumbursa! Ha? Gumbursa, isa sa mga password ng Katipunan. Kanino dinedicate ni Rizal yung minobela? Gumbursa! Gumbursa rin! So, ibig sabihin, yung mga bayani natin, talagang ang tinanaw na inspirasyon sa pagkilos para lumaya ang bayan, yung tatlong pare. Ngayon, binugunita ba natin ang kamatayan ng tatlong pare? Holiday ba yung February 17, 1872 o February 17 sa atin? Hindi! Mm-hmm. Diba? Pinalikuran natin, kinalimutan natin. Pero yung tatlong pare na yon ang umpisa ng diwang makabansa. Yung tatlong pare na yon ang nagbigay sa atin ng idea na Pilipino pala tayo. Pero, so from 1872 hanggang 1946, nag-struggle yung mga Pilipino para makuha yung political independence. Nakuha natin ang political independence. 1946. Pero economically, hindi pa rin tayo independent. At ito naman yung pangalawang yugto ng struggle. Yung economic independence natin. So, yung kawalan natin ng history, hindi natin ma-identify na isang bansa tayo, hindi natin ma-internalize. Alam lang natin, Pilipino tayo, pero wala tayong empathy sa bansa. Wala tayong internalization na ganito tayo na magtatrabaho ako for the sake of the country. Hindi. Magtatrabaho ako para sa pamilya ko. Yan ang underlying consciousness ng lahat. Karamihan. Magtatrabaho ako para sa pamilya. Kasi, yan yung namulatan natin. Pero unti-unti, nagkakaroon ng transformation yan. Eventually, marireach natin yung punto na para na tayong Hapon na magiging mahalaga yung lipi. Magiging mahalaga sa atin yung state. Magiging mahalaga yung pagiging Pilipino natin. Pero that will, siguro, baka sa mga apo na natin yun. Hindi na sa panahon natin. Kasi napakabagal ng transformation, lalo na ngayon, ang daming distraction. So, lumalabnaw pa nga, tendency, lumabnaw eh. Lumabnaw yung idea na yan. Pero sana huwag mangyari kasi kawawa naman tayo, mapagsasamantalahan tayo. So, isa yan. Pangalawa, kaya wala tayong empathy sa bansa. Kung wala kang empathy, may culture of impunity. O yung kultura ng kawalang pananagutan. So, ang nangyayari kasi, hindi ka nananagot dahil wala kang pakialam eh. Di ba? Ngayon, kung wala kang pakialam, wala kang kahihiyan. Yung kawalan ng kahihiyan, napakalaki rin ang epekto sa atin yan. Kaya ka nagnanakaw, kaya ka nangungurap, kasi walang kahihiyan. Oo. Kung mahihiya lang tayo, imagine mo lahat ng Pilipino marunong mahiya. Walang manggigit-git sa'yo sa kalye. Well, magbibigay siya, pag tumatawid ka, pagbibigyan ka. Hindi ka nanakawan. Hindi ka hold the pin. Ha? Hindi ka tatakbong full politiko kung wala kang kakayahan. Kung artista ka lang, hindi ka tatakbo dahil nakakaya, wala akong alam. Hindi ba? O hindi ko nililiit ang mga artista, don't take me wrong. Pero karamihan sa mga artista kasing tumakbo, wala namang alam. Artista. Pagkatapos kumukuha ng mga consultants na tuturuan sila magnakaw. Nawala yeah. Si Canelson. Canelson! Nawala siya.
Ikaw, Shandela. Wag mo ako tanungin ng history, por favor, ha? Hindi history. Okay. Yung ano lang, yung shame. Alright? Di ba sa ibang bansa, pag merong... Ayun, nalagot tayo. Ayun, Carlson, okay. You're back, okay? Oh, so, ayun, ibig sabihin, artista lang sila na tumakbo. Hindi sila handa sa politika, ginamit lang nila yung popularidad nila para ma-elect. Hindi ba? Kung marunong mahiya itong mga taong ito, hindi yan tatakbo. Huwag na natin sabihin artista, yung mga taong alam naman nila na wala silang kakayahan. Hindi ba? So yung kawalan ng kahihiyan, malaki ang epekto. Malaki ang epekto ng kawalan ng kahihiyan. So, eto siguro, in brief, ang mga problema, kaya tayo ganyan ngayon. So, hindi yung corruption lang. Yung corruption, sintomas lang yan. Eh, kung marunong mahiyan tao, walang mangungurap. Hindi ba? So, Canelson, ang problema dito, mga Pilipino, walang kahihiyan, mga walang hiya. Ganyan. Ganun na nga. Karamihan sa mga nasa poder ngayon, mga ganyan. Kaya nga ang tawag ko sa karamihan dyan, pulpolitiko. Kasi mga politikong pulpol. Di ba? Tama yan. Mga pulpolitiko lang. Hindi ano eh, hindi sila karapat dapat. Although nakakapag-produce tayo ng mga brilliant minds, nandiyan ang lumabas ang Recto. Si Don Claro Mayo Recto na siguro mayahambing natin pagdating sa katalinuhan kay Rizal. Ha? Nandiyan na si Jose Dwight Jocno. Nandiyan si Lorenzo Tanyada. Nakapag-produce tayo. Nandiyan si... statesman talaga. Oo, nandiyan yung matandang Vicente Soto. Yung lolo nitong sila... yung lolo ni Tito Sen ngayon. Nandiyan itong Laurel, Jose P. Laurel. Nandiyan yung Jose Abad Santos, yung dating Chief Justice na pinatay sa Maguindanao ng mga Hapon. O marami tayong na-process. Siguro, kung hindi lang naging lisya ang kaisipan ni Marcos, nandiyan si Marcos. Kasi admittedly, he's the most brilliant president we ever had. Hindi natin pwedeng, let us give credit to where it is due. Ibig sabihin, nakakapag-produce tayo ng mahuhusay. Unfortunately, yung mga mediocre ang may pera. Silang kasi may pera-pera lang naman lahat siya, kaya nai-elect yung may pera lang. Diba? At the more, at pag na-elect na sila, the more money they can get. Yeah, kaya nga, dahil ang tingin nila sa posisyon, hindi naman maglingkod kung hindi enterprise. This is a business enterprise. So kailangan ito ang anuhin natin. Paano nila babawiin yun? Kaya nga, hindi nila mabitawan yung pork barrel na yan. Diyos mio, kasabihin nila, sabi nung isang congressman, kailangan namin yan para sa medical assistance namin sa mga constituent namin, tsaka education assistance. Maraming humihingi ng tulong sa amin. Kalokohan yan. Ibigay mo sa Department of Health ang ano mo, pork barrel mo. Ibigay mo sa Department of Education para makapagpatayo ng eskwela dun sa distrito mo. Ha? Para makapagtayo ng klinika dun sa distrito mo. Hindi mo trabaho mamudmud ng pera, trabaho mo mamigay o gumawa ng batas. Oh. Alam mo, Canelson, dito sa... Ito, hindi ko naman kinukumpara Amerika sa Pilipinas, pero wala akong alam dito na pwede kang humingi ng pera sa congressman o senador. Meron din. Meron ganyan din dito. Disimulado lang sila. Kasi dito kasi, ang kanila, kailangan pagtrabahuhan mo yung bagay na pinakikinabangan mo. Yan yung general principle ng mga Amerikano eh. No, kailangan you work for it. Oh? Kasi dito, ang kaibahan kasi dito, ang attitude nila kasi mga individualist sila eh. Tayo, hindi tayo individualist. Bilang Pilipino, hindi tayo individualist. Communal tayo eh. Kaya yung, hindi tayo sanay doon sa self-help. Parati tayong tulungan. Kaya nga, konsepto natin, bayanihan eh. Diba?
Kaya hindi natin pwedeng i-adapt yung kasi kultura yan eh. Hindi natin pwedeng i-adapt yung ginagawa ng mga Amerikano. Sa atin talagang yung sa atin kasi pag humingi ka ng tulong, hindi natin tinitingnan yan bilang mendicancy. Hindi. Ang tingin natin dyan, minalas lang talaga itong taong ito. No? Malas talaga. Tulungan natin. Kababayan natin to eh. Ganun ang thinking natin. Ano tayo eh, ang lahi natin, masasabi ko napaka-merciful. Napaka-generous. Dito, hindi. Iba, iba sila rito eh. Dito, individualist kasi sila eh. Bahala ka sa buhay mo. Ganun ang idea rito eh. Kaya dito, mamamatay kang tinik ang mata, walang tutulong. Well, may tutulong sa'yo. Lalapit ka sa gobyerno, later, padadalang ka pa rin ng bill. Mm-hmm. Diba? Wala silang ano, wala ka trabaho, problema mo yun. Kaya pala ano, Kanelson, sabi ni Congresswoman Lani Mercado na kung tatanggalin ng pork barrel, sige, okay lang. Basta huwag kayong lalapit sa amin. Huwag kayong hihingi ng tulong. Dahil maliit lang naman ang sweldo namin. Alam naman, ibigay pa namin sa inyo yun. Eh, para yun sa pamilya namin. Well, in a sense, tama yun. In a sense, ha? Kaya lang, ibig ko sabihin, napaka-arroganting statement noon. It's a very arrogant yes. statement. Kasi unang-una, hindi mo naman pera yung pinamimigay mo. For you, para sabihin mo yan, para bang utang na loob ng mga tao sa'yo namimigay ka? Hindi. Hindi mo pera yan eh. Pero bakit pag namimigay ka? Alam mo ka, Nelson, ang tawag nga namin... Oo. Ang tawag nga namin dyan kay Lani Mercado, si Simang. Dahil nakasimangot. Kasi lagi yan nakasimangot. Well... Oo. Kasi yung bahay nila sa Cavite, yun sa White Rock, ang tawag namin doon White Rock, ang daming tao dyan pag People's Day, Martes ata o Wednesday yung People's Day, ang haba ng pila dyan. Nakasimangot na yan sila ni Mercado. Tapos, ang mga tauhan niya, sabihin, ano bang ulam? Sabi, baka. Nilagang baka. Baka lang. Baka. Kasi nawala na yung baka. Tinanggal nila ni Mercado. Gulay lang ang natira. Ano, repolyo saka patatas. Ganyan sila ni Mercado sa totoong buhay. Sweet-sweetan sa TV pero maldita. Well, hindi ko siya kilala so hindi ko alam yun. Ano? Pero ibig ko sabihin, ang punto kasi, pag namimigay ng pera, nagpapakodak, ano yun, para bang pera niya yung pinamimigay niya. Di ba? Gusto kunin ng credit pag tumutulong. Pero yung pala, kapag yung pala, hindi pala sa kanya yung ipinantutulong. Di ba? Ganun yan. Mm-hmm. I mean, ang karamihan kasi sa mga pulpolitiko, ganyan mag-isip. I mean, namimigay, pero hindi naman sa'yo pinamimigay mo eh. So in essence, wala akong utang na loob sa'yo, di ba? Yes. Pero hindi tayo ganun mag-isip. Mga Pilipino, pag natulungan mo, kikilalanin kita. Typical na Pilipino mentality yon. Hindi ko sinasabing tama yon, hindi ko sinasabing mali. Ang sinasabi ko lang, kultura natin yon. Yun ang kultura natin. Kaya nga, babalik ako sa sinasabi ko kanina, yung kultura natin dapat conscious na tayo na dali natin sa maganda. Huwag nating abusuhin. So, eto siguro yung mga komplikado kasi ang problema natin eh. Hindi lang tayo basta easy ng corruption. Tama siguro one problem at a time. Pero ang problema, kung madidiin lang tayo sa corruption bilang issue, awa-awa naman ng Pilipinas kasi hindi matatapos ang problema natin dahil hindi naman corruption ang ugat ng problema. Ang ugat niyan, unang-una sa tingin ko ha, yung kawalan ng sariling kaakuhan. Yung lack of national identity. Hanggat ang Pilipino mag-isip na tribal mag-isip, malabo tayong umunlad. Hanggat ang Pilipino, tribal tayo eh. Parating ako eh, Bisaya ako. Tagalog ako. Ilocano ako. Hanggat ganun yung mindset natin at wala nag-iisip na Pilipino ako, kailangan tulungan ko lahat. O kailangan ganito. Mahihirapan tayong umunlad. Wala, ano yan eh? Ano nga sabi ni Lincoln? A house divided cannot stand. Di ba ganun yung sinabi niya, Gerald? Mm-hmm. Yes. A house divided cannot stand. A house divided tayo eh. Di ba? Oh.
Kaya hindi nga ako sang-ayon dun sa pagbibigay ng ano eh ng yung bibigyan mo ng autonomy. Hindi ako sang-ayon dun eh. Mas kailangan natin palakasin yung ano tayo. Yung dapat ang tendency natin inward, hindi outward. Hindi tayo dapat pasabog. Dapat papasok tayo sa loob, hindi pasabog. 'Di ba? Gayahin natin yung mga in-check, parating inward, papasok. Sama-sama kami. Mm-hmm. Di ba? Di ba, Canelson, nung merong panahon sa history ng Japan, naging si, ano sila, isolationist? Oo, simula nung panahon ni Tokugawa Ieyasu, 1500 mm-hmm. hanggang nung Meiji Restoration, 1850s, sarado ang Japan. Mm-hmm. Kaya na-develop ang culture nila. Mm-hmm. Ngayon, lahat ng bansa nagsara. Walang bansa na hindi nagsara. Lahat ng umunlad na bansa nagsara. Dinevelop ang culture nila. Di ba? Ang Amerika, sabi niya, Amerika, kami, hindi kami nagsara. Natural, hindi kami magsasara kasi sa England, nagsara na kayo eh. Di ba? Yes. Nanggaling sila sa England eh. Karamihan dyan eh. Ano yan eh? Anglo-American? Oo, oh, Anglo-American. Anglo-Saxon yung mga yan eh. Mm. Kaya nang pumunta sila rito, nang itinayo nila yung mga colonies, they can afford to be open. Kasi developed na yung culture nila. Pero ang England, remember, isolated dyan sa continental Europe. Yes. Oh. Yung mga German, di ba? Ganun din. Na-develop yung Germanic culture. Oh. Bago sila na-westernized ng mga Romano, na nanggaling sa Italia, meron ng mga Han. Di ba? Andiyan yung mga Saxon. So, Canelson, tanong ko lang sa'yo. So, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na dumaan sa ganong stage? Wala. Wala tayong ganon. Ngayon pa lang tayo dumadaan doon. Okay. So, late tayo. Kumbaga sa ano, late na late tayo. Pero dinadaanan natin ngayon. Kaya ngayon, wala tayong asahan talagang mararamdamang pagbabago. Tingin ko nga, baka hindi pa nga sa apo natin. Alam mo? Tingin mo, itong mga threats from China sa South China Sea, eh, magpapatibay sa atin ito? Oo, isang paraan yan na magpatibay sa atin. Pero hindi tayo minomobilize ni B.S. Aquino dyan eh. Di ba? Ito yung pagkakatao para magkaroon ng national unity, pero hindi siya nananawagan para sa national unity. Sinosold niya yan bilang gobyerno lang. Siya lang mag-isa. Hindi niya isinasama ang taong bayan sa pagsusolusyon. Napansin ba ninyo yun? Parating sila lang. At sa puwerang taong bayan. Kaya yung tao hindi manet. Pero ito magandang rallying point para maging isa tayo. Kasi marami na ako nababasa sa mga forum. Parang ito yung rallying ano eh, cry. Oo, rallying cry talaga yan. Oh. Rallying cry talaga yan. Ang problema hindi tayo nirarally. Oh, dinadivert pa yung mga issue. Oh. Hindi tayo ano, kasi masamang ma-agit tayo, masamang magkaisa tayo. Dahil pag nagkaisa tayo, may mga core interests na matetreaten tayo. Ayun. Oh. So masamang so, magkaisa. Sa interest nila na hindi tayo pagkaisa. Buo, magkaisa. Precisely. Talagang ganun. Parang magiging banana republic tayo. Pag nagkaisa tayo, guguluhin tayo ng guguluhin. Alam mo na, para huwag tayo magkaisa. Popondohan yung mga paksyon ng mga oportunista para manggugulo parate. Ganun yun eh. Kanoson yung speech ni Jinggoy? Alam ko may comment ka dun eh. Well, o yung speech ni Jinggoy, marami ako nababasa sa Facebook, sabi nila, dad, o walang kwenta, o walang nangyari, o ano. Ang problema kasi sa speech ni Jinggoy, hindi natin dapat baliwalain yung mensahe ni Jinggoy. May mga sinabi siya ron na dapat nating tingnan. Ang problema kasi, may problema si Jinggoy dun sa credibility niya. Kasi siya nasasangkot mismo rito. Isinasangkot siya, no? Ha? Ngayon, pero valid, tama yung sinasabi niya, bakit yung oposisyon lang ang iniimbestigahan? Kung tutuusin, mahigit sa 300 mambabatas o dating mambabatas, ang isinangkot ng COA dito. Bakit yung report natigil lang sa panahon ni GMA? Bakit hindi imbestigahan yung unang 3 taon ni Noynoy?
ni B.S. Aquino. Hindi ba? Bakit hindi iniimbestigahan ng COA? Tama yung mga ni-raise ng points. Ang problema lang is tainted kasi siya. Kaya ang tao, ang dating sa tao, wala eh, sour grapeing ka eh. Pero if we'll be open-minded about it, valid yung contention niya, valid yung claims niya. Dapat tignan din natin yun. Mm-hmm. Oo. Ano nga daw, selective investigation, sabi ni, ano? Oo! Totoo yun. Ako tingin ko totoo yun. Selective investigation. Ano yan eh? Parang nakuha nila doon sa isa rin pulpulitiko nung araw na nagsabing, what are we in power for? Tama. Mm-hmm. Diba? Parang ganun nga eh. Kami nakaupo, bahala ka dyan. Well, sa puntong ito, kasi ganun din naman yun eh. Pagpalagay mo na sila rin ang nakaupo, ganun din ang gagawin nila rito sa kampo nila Aquino eh. Ha? Mm-hmm. Kung yung tropa nila Jinggo yung nakaupo sa poder, ganyan din ang gagawin nila sa kalabang tropa, which is itong tropa nila Aquino. Kaya nagkataon, nung nakaupo ngayon itong Aquino, kaya ginaganyan yung tropa nila. Pero ibig ko sabihin, hindi ibig sabihin o walang makukuhan taong bayan sa ginasabi ng mga to. Kunin natin lahat yung pwede natin gamitin. Huwag nating isipin na ay, hindi, ito, correct din ito, nagsasalitang ito, kaya wag natin pakinggan. Hindi, valid yung punto ni Jinggoy. Oh, valid din yung pero sinasabi ni P.S. Aquino. Mm-hmm. Oo. If, ano, you think guilty talaga itong si Jinggoy? Well, hindi natin alam. Kasi alam mo, ako, meron akong legal training eh. Ang akin dyan kasi, hanggat hindi ka proven guilty, innocent ka. Ngayon, pero sa tingin ko, ha, sa mga nababasa ko, sa mata ng madla, guilty na sila. Yun na yung hinusgahan yes, na sila. Yes, trial by publicity na. Well, hindi trial by publicity. Ito na yung desisyon ng tao, sa tingin ko, ha, sa mga nababasa ko. Okay. Oo. Mm-hmm. Pero ka Nelson, kung totoo man no, na guilty itong si Jinggoy sa scam na ito, parang nakakapanghina kasi parang he never learned his lesson, hindi siya natuto. Hindi siya natuto dun sa ama niya na nakasuhan ng plunder at na nakulong. Parang hindi siya nadala. Parang this time around, nananadya na siya. Ayan, nalagot ulit. Hello? Hello? Oh, nawawala tayo. Oh, baka sinasabot tayo. Pero ibig sabihin, sa public perception, may guilt na. Kaya lang, alam din naman ng tao, eto ha, usapang ano to, alam din ng tao na karamihan sa mga pulpulitikong yan, ginagawa yan. Mm-mm. Oh, alam naman ng tao yan. Confirmation na lang ang nangyari kay Jinggoy eh. Hindi ka Nelson, ang sinasabi ko kanina nung naputol ako, kung totoo man nasangkot si Jinggoy sa scam na to, hindi ba parang nakakapang lumo kasi parang hindi siya natuto sa tatay niya, sa pinagdaanan ng tatay niya na nakasuhan ng plunder? Parang this time around, talaga bang nananadya na siya? Hindi, ano kasi yan eh. Pag nahirating ka doon sa tinatawag na culture of impunity, kasi hindi naman naparusahan eh. Diba? Wala naman na paparusahan. Oo! Diba nakulong siya? Ikaw naman. Sa media lang yun. Oh, he was convicted and pardoned. Okay. Diba? Wala talagang malaking isda na ano sa atin. Nakulong. Ngayon, kung ikaw ay maliit na magnanakaw, bugbog sarado ka na sa presinto. Diba? Ganun yun. Pag maliit kang magnanakaw, nahuli ka, bugbog sarado ka. Pag minamalas-malas ka pa, na-salvage ka pa, di ba? Pero kapag minimit ang tinakaw mo... Oh, yes, ma'am. May medic pa. May medic pa. May escort pa. Oo. Pero sabihin, ano yan eh. May napaka-dysfunctional nitong lipo na natin. May talagang hindi matututo kasi hanggat nandiyan uh-huh. yung culture of impunity. Hindi lang si Jinggoy yan, sa lahat.
May culture of impunity. Merong kultura ng kawalang pananagutan. At hanggat na dyan yung kultura ng kawalang pananagutan, ayun, magiging problema talaga yan. Oh. Kaya dapat matugunan yung kultura ng kawalang pananagutan. Dapat talaga may magbayad. Dapat talaga may managutan. Oh, naalala ko ngayon kanta sa simbahan, di ba? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Ganun dapat ang attitude natin. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang natin o para sa pamilya lang natin. Nabubuhay tayo para sa bayan natin. O, hanggat hindi ganun ang attitude, yung culture of impunity, hindi yan mawawala. Hanggat yung mga nasa taas eh, namamayagpag at takiramdam nila Diyos sila ng maliliit, eh, ganun talaga mangyayari. Uulit at Canelson! Canelson! Eh, di ba ang plunder eh, punishable by death? Wala na tayong death penalty, Sandela. Oo nga po. Hindi ba ano? Ibalik na lang natin to sa tingin nyo. Well, yung death penalty kasi, marami ng pag-aaral na ginawa dyan. Hindi yan nakaka-deter sa mga kriminal. Oo, kasi ang nangyayari dyan, yung death penalty, ang gusto natin, vengeance. Eh. Hindi yun katarungan. Magkaiba yung paghihiganti sa katarungan. Ano yan eh? Napakalaking dagat ng pagkakahiwalay niyan. Hindi ba? Sibilisado. Kasi parang ano yan eh, eye for an eye, a tooth for a tooth. Eh, Kristiyano pa naman tayo, hindi na yan ang mensahe ni Jesus. Hindi na tayo eye for an eye, tooth for a tooth. Di ba? Hindi. Yung eye for an eye, a tooth for a tooth, ano yan? Yan ay matandang batas ng mga Hudyo. Old Mosaic law yan. Wala na yan. Binago na ni Kristo yan. Kaya nga may maganda ng balita. Hindi magandang balita yung an eye for an eye, a tooth for a tooth. So you're not no for death penalty. Ayaw mo niyan. Hindi ako favor sa death penalty. Hindi. Kahit na lang, hindi ako favor. But una, that's a way out. Para si sino ba yon? Si Chikay? Parang ano siya sa death penalty? Parang gusto niya? Hindi, ayaw din nila. Nagpo-protesta rin sila sa death penalty. Okay. Pero ka, Nelson, huwag naman sana mangyari. Oo. No. Maging ano ka, malagay ka sa posisyon na ganon, na may mangyari. Uh-oh. At ang kabayaran dun sa nagawa sa'yo ay death penalty sana. Magbabago ba yung posisyon mo? Well, ako, I'll be honest, ano. Kasi iba pag galit ka na eh. Pero remember, nagde-desisyon ka ng galit ka. Okay. Ha? So, magkaiba yung pagiging correct mo at pagiging right mo. That's two different things. Ha? Correct and right. Okay. Uh-huh. How do you say that in Tagalog, Canelson? Correct. Magkaiba yung pagiging correct at pagiging right. Magkaiba yung sa palagay mo ay tama at tama. Okay, okay. Palagay mo. Uh-huh. Kasi lahat ng palagay tama eh. Okay. Kaya so merong lahat... merong kasabihan na paano ba yung kasabihan na yun? The people is not na yun. Teka, iniisip ko na may tano ako doon na. May not always right. Okay, the people may not always be right, but they are always correct. Ah. Okay. Kasabihan ganyan. Ganun din yung pwede mo gawin sa individual yun eh. Maaaring yung death penalty is the correct punishment, but it is not always the right punishment. Oh, okay, okay. So, magkaiba yun eh. Yung hinihingi ng... Sipin mo kung maraming... Ang problema kasi, ang kailangan natin, redemption. Ang ibinigay sa atin ng Panginoon, redemption. Kapag pinatay mo yung tao, wala nang redemption. Mm-hmm. Diba?
Eh, kung sa atin bang gagaling yun, eh, mangyayari yun, talagang masasabi ko, tama siguro todasin na natin ito, di ba? Pero come to think of it, pag hindi ka nagalit, at kapag nakapag-isip ka na, anong napala mo? Di ba? Bilang Kristiyano, ang goal natin parati is redemption. Hindi retribution. Redemption parati. We have to redeem people. Kahit nga sabi nila ang Panginoon, kahit na anong kasalanan mo, walang bagay na hindi mapapatawad ng Panginoon. Basta pagpalikloob ka. Yes. Diba? Yun yun eh. So naniniwala ako na hindi dapat patayin yung mga nagkasala. Mawalang galang na po dun sa mga naging biktima ng karahasan. Pero alam ko ho, kung hindi naman kayo galit, eh baka hindi ho ganun ang iisipin ninyo. Eh paano yan, Canelson? Sa correction, saan yun? Sa Bilibid, sa Muntinlupa, sa correctional? Ang dami-dami ng preso doon. Di ba gobyerno ang gumagastos dyan? Well, hindi ko naman sinabing patayin natin yung mga yan, ano? Pero, paano yan? Kung yung mga kriminal na yan, mag-iipon-ipon lang dyan at pagtandas, pagdating ng 60, 65, bibigyan ng pardon? Hindi. To start over. Well, ang punto rito, pinagbayaran nila. By the time na lumabas sila, they're again square. Okay? Mm-hmm. Kaya nga sinabi nila na bayaran ko na yung utang ko. Paglabas nila ron, bayad na sila. Ganun yung concept. Bayad na sila. Remember, ang hindi natin hinahanap is retribution. Ang hinahanap natin ay redemption. Ngayon, ang una kasing dapat tugunan ng gobyerno ay alisin yung mga factors na nagdudulot ng krimen, na nagtutulak sa mga taong gumawa ng krimen. Alam mo ba sa Netherlands, wala isinasara ng mga bilangguan? Really? Oo, dahil walang bilanggo, nagbabawas sila ng mga jail guards. Kasi, maaaring ang nagawa ng Netherlands, natanggal nila yung mga factors para gumawa ng krimen ng mga tao. So, yun ang kailangan natin gawin. Although hindi ko sinasabing pag ginawa natin yun, mawawala na yung mga kriminal. Ano? Pero definitely, mababawasan ng number nila. So, ibig ko sabihin, alisin mo yung pag-uugatan ng krimen para mabawasan ng kriminal. Posible kaya yan sa Pilipinas, Canelson? Posible naman. Dahil sabi ko nga sa iyo, as a rule, tayong mga Pilipino, mapagmahal tayo, merciful tayo, generous tayo. So, hindi, malapit sa kultura natin yung magpatawad. Eh. Mas malapit yun kaysa yung pumatay. Alam mo ba yun? Mas malapit sa atin yung magpatawad. Kaya nga tayo, madaling maawa. Eh. Kaya nga ang style nitong mga politiko, nagwi-wheelchair, hindi ba? Pag ngayon kaso na. Kasi ang style nagpapaawa. Dahil alam nila, mga Pilipino, maawain. So, Canelson, hindi rin pala magandang trait yan. Kasi, you know, forgetful din ng mga Pilipino eh. Yung mga dating nagkasala sa politics, yung mga politiko na nga na sinasabi mo, pagkatapos mamahinga sa kanilang karera bilang politiko, magpahinga lang ng konti, pag tumakbo uli, mananalo uli. Well, kasi sabi ko kanina, na walang tama o mali. Mm-hmm. Diba sabi ko nga kanina, walang tama o mali dyan. Yung kasi, kung hindi rin tayo mapagpatawad, baka matagal na nagkaroon ng madugong himagsikan sa Pilipinas, marami rin namatay. Mm-hmm. Tanda mo, yung ating pagiging mapagpatawad, ang dahilan kung bakit sa haba ng panahon, relatively peaceful pa rin tayo. So, okay. Positive side yun. Ha? Positive side yun. At sa pagiging mapagpatawad natin, at sa isang banda to, certain degree makakalimutin natin, nami-maintain yung peace. So in a way, in that sense, positive yun. Kaya nga sabi ko, yung ating kultura, walang tama o mali. Kailangan dadalin mo lang dun sa dapat niyang puntahan. It's parang usapin niya lang, is it correct or is it right? Yeah. Di ba? Mm-hmm. Parang ganun tayo dun eh. Ako, always do what is right. Mm-hmm. What is right is not necessarily correct. And vice versa, di ba?
And what is correct is not necessarily right. Pero sabi always na, do the right thing. Oh, narinig ko yan kay GMA dati. Sabi niya, I'd rather be right than popular. Oo. May mga decision din siyang tama. May mga decision siyang tamang ginawa. Yung inalis niya yung tropa natin sa Iraq. Tama yon. Ang problema nga, may mga flashes of brilliance. Ang problema, hindi sustain. Flashes ang nangyayari. Ang nasaan na kaya si G? Nag-research? Pwede. I'm here. Nagkinig ako. Magandang usapan. Well, anyway, sana parating makinig yung mga kasama natin sa podcastpilipinas.com/NelsonFlores. At yung marami pa natin mga kasama. Nandiyan si Nancy Isguera, nandiyan si Tonsi, at yung mga iba pa natin makakasama dito. Kasi alam nyo, nung umpisa pa ho natin to, marami pa tayong mga itutwink, ika nga, marami pa tayong ayusin. Pero unti-unti ho, hanggang sa talagang mapaglingkuran namin kayo ng mga tagapakinig namin. Maraming salamat. So, Ken Nelson, maraming salamat sa oras mo at sigurado yung mga followers mo ay will share this podcast with their friends. Oo nga, sana. Kaya nga, binabato ko parati sa Facebook ko eh. No? I mean, sana mapakinggan. Para naman yung konti nating ideas, may share natin. Malay mo, baka magustuhan din ako. Ayun. Oo daw. Sabi ni sila. Narinig. Okay, Kanalson, gusto mong magkaroon ng closing bago tayo magtapos ng episode? So, muli, maraming salamat po sa mga nakinig dito sa mga kasama natin dito sa New Jersey, New York area o Connecticut area dito sa Houston. Yung mga nakinig sa atin dyan sa Pilipinas at yung mga makikinig pa sa ating mga replay. Maraming salamat din ho sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon. Maraming salamat sa iyo, Gerald. Gerald K. Sandala, maraming salamat. Maraming salamat sa iyo. So, muli hanggang sa susunod pong Webes, 8 to 9 Houston time, 9 to 10 sa Pilipinas. Mm-hmm. Okay. Maraming salamat sa inyo at muli hanggang sa susunod na linggo. Okay, maraming salamat, Ken Nelson. You just listened to the Nelson Flores Podcast every Thursday here on Podcast Pilipinas. You can follow him on podcastpilipinas.com/Nelson Flores. Mabuhay at salamat. Ngunit di lamang higante ang nagkakalat ng dumi. May
kinalaman din.